Hello, lovely people all over the world, in the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Shout out sa ating mga subscribers dyan, in abroad, mga Filipino, saan man sa mundo, kayo ang ating superhero. At sa mga avid followers ko right here in the Philippines, ingat kayong lahat dyan. Nasa mabuting kalagayan palagi tayo. Yan ang aking wish sa taon na ito, 2021. And don't forget guys, couple of weeks from now will be our raffle draw. That's the second raffle draw for our channel Surigao Sun. At ang ating prize ay isang metal detector na makakatulong sa inyong paghanap ng mga treasures. Okay, paano ang pag-join yan? Sa mga bago pa lamang, just subscribe to MT Suarez TV. At meron akong isang favor na huwag niyong i-skip ang mga advertisement na biglang lilitaw sa ating screens kung kayo ay nanonood ng ating video dito sa ating channel, The Surigao Sun. Kasi diyan tayo kumukuha ng revenue na pambili ng ating prizes. Umpisa sa February, kada tatlong buwan, after 3 months, we will have another draw, which our prize will be again a metal detector. Okay guys, so ang ating tatalakayin ngayon ay itong tungkol sa smiling face. Ito ay padala ng ating katiet somewhere else in the Philippines. Alright guys, ito yung sketch map na pinadala ng ating katiet. Napakaraming mga signs na sa tingin ko ay legit naman ang mga sign na ito. At sa tingin ko there are siguro mga 3 or 4 na deposito, meaning kung maraming deposito ay mga giveaways lamang yan. Ikinakalat yan sa isang area lamang na kung saan merong pinakamalayo na distance na 40 meters circumference ay matagpuan sa circumference na yan na 40 meters ang mga sign na yan na nagtuturo sa isa't isa. Okay, at isa-isayin natin ang mga yan. Meron siyang nakita dito na mga holes. Merong triangular holes. Merong holes na isa lang na may tuldok. At yung smiley face, which is yan ang ating main event. Or yan ang ating tatalakayin mamaya. Okay. Unahin natin itong sign na ito guys. Meron sa site na yun. Itong triangulo. Ganyan lang yan. I-connect lang ang 3 dots. At yung item ay nasa gitna. Meaning to say, ang pagganap ay check the triangular formation of rocks, trees. Kung mayroong nakadistansya dyan ng mga bato na naka-triangular or kahoy na naka-triangular, i-check nyo ang gitna ng triangulo. Malamang ay nandoon ang isang deposito na I guess yan ay giveaways lamang, 2 meters deep. At tingnan naman natin ang iba. Itong number 7 sign, ito ay nagbibigay ng distansya. Distance indicator siya na 7 plus 10. 7 plus 10 yan. Kaya i-check nyo sa unahan yan, 17 meters sa unahan ng sign na ito ay meron kayong makikitang isa pang sign na final sign na magtuturo ng isa pang giveaways. Kaya galing sa sign na yan, yung 7 na yan, ang tingnan nyo kung saan nakalagay yung plus at saka yung guhit, meaning to say ay papunta doon na area. Tingnan lang ang dulo nito, itong parang araw. Tingnan doon sa unahan, 7, make that 17 meters. 17 meters guys, i-check nyo yan, yung distance na yan. Ay meron kayong makikitang isang sign pa doon. Alright? Ito naman, yung 0. Ito yung deposit under sign. Ang meaning niyan ay naga-zero na. Meaning to say, it's under the rock or enclosed in the rock or sa harapan ng rock ay nandiyan lamang yan.
Kung nakita nyo guys, mayroong maliit na arrow dyan. So, pwedeng dito. Pwedeng dyan. Kasi dyan yan nakaturo. Or it's either mayroong isang hole dito. It's either sa banda rito. Basta't hindi yan lalayo sa bato na yan, dyan lang yan. Kasi naka-zero na siya, wala na siyang distansya na malayo pa. Okay. Ito naman, nakahilera ng mga dots. Yan ay indicator ng distance. At sa palagay ko ay papunta dito sa baba. Kasi kung papunta tayo doon ay pataas na yan. Sa tingin ko ay slope naman ito, nagaganyan ng lupa. So sa tingin ko ay papunta ang arrow dito, orang direksyon. At ang isang tuldok na ito, yan ay ang lalim papuntang baba. Ganyan. So punta tayo doon ng 5-5 kada isa yan. So meaning to say 15 meters. Pupunta tayo dito and then hukay tayo ng ang lalim niya ay ang indicator niya ay 5 meters na lalim. Pero sa 2 meters pa lang ay meron na yung makikita pa na sign. So test dig 2 meters sa 15 meters going to the left sa sign na ito guys. Kasi kung pupunta tayo doon mataas na masyado. Dito ay eksakto na meron tayong tatamaan sa straight lines na gagawin dyan papunta doon. 15 meters, i-check nyo guys. Test dig ng 2 meters only. Ngayon ay punta na tayo sa ating main event. Alright guys, andito na tayo sa picture na smiley face. Kung tingnan natin, ito ay mukha. At ano ba ang kahulugan ng mukha? Okay, ang mukha ay yan ay nagtuturo sa digging spot. Kung tingnan natin kung anong mata ang tulad dito, yung isang mata ay maliit at parang kumindat siya at isang mata ay nakabuka. So meaning to say, mismo sa harapan yan, kasi yan daw ay nakaharap sa east. So east sa banda rito. Ayan, kulayan siguro natin ng iba. So eksakto talaga guys, ayon sa nagpadala na ang smiley face daw ay nakaharap sa east. So tamang-tama. It's either east or west. Palaging nandyan yung direksyon ng treasure. So kung tingnan natin, ito yung mata na nakabuka. Meaning to say, sa harap mismo ng kung saan yung mata nakaturo. Ayan, so harapan niya. Ngayon, hindi natin alam ang distansya. Ngayon guys, ang distansya niyan sa tinitingnan ko dito ay itong nasa baba. Itong dot, isang hole dito. Yan ang item. Meaning to say, ang item ay nasa unahan kung saan tumitingin ang mata na malaki. So ito yung item at ang distansya niyan dahil sa isang hole yan, kahit tingnan natin ang kung itong dalawang guhit dito ay tungkol sa distansya, so ang bawat guhit niyan ay 5 meters kasi maiksi lang siya. So times 2 equals 10. Times 2 equals 10 meters ang distance ng item na ito. Itong nandito ay papunta siya dito ng 10 meters. So tingnan natin mabuti, kilatisin kung saan nakatingin talaga ang malaking mata at doon ang hakbang natin na 10 metro at doon tayo mag-test dig. Kung dito ay example, kung dyan tatama yung 10 meters dito, so dito tayo mag-hukay. Mag-hukay guys, 2 meters test dig, 10 meters. Ngayon, para hindi tayo magmintis. Kasi hindi naman talaga natin sure na ito ay distance. Baka ito ay deep. So kung ang deep niyan ay kung ganyang guhit lang, pwedeng 2 meters lang yan na deep. Dalawang 1 meter. So 2 meters lamang ang lalim ng item. And then
ito yung pangalawang pag-decode niyan, guys. So ang item ay 2 meters deep. And then kung basihan natin ang itong dot sa baba, kung ganyan ang distance niya ay 5 meters. So pangalawang approach natin ay sa 5 meters tayo. Dito guys, sa banda rito. Back pedal, atras tayo. Kanina nasa 10 meters tayo. At kung wala tayong makita sa 10 meters, ay atras tayo sa 5 meters. Okay, ganyan ang unang method sa paghanap niyan guys. At sana naman itong dalawang ano dito ay hindi ito indicator ng direksyon. Kasi yung mata ang binabasihan natin. Sana hindi kasama itong dalawa dito. Pero kung ito'y kasama, baka ito ay isang indicator pa rin ng distance. So kung distance yan, kung ilagay natin na 1 meter yan at 1 meter ito, 2 meters distance. So pwede tayong atras pa dito ng 2 meters. So pinakamalayo is 10 and then 5 and then 2 meters. Kasi baka naman kasama yung, so dito sa 2 meters. Baka kasi kasama itong dalawang guhit dito guys. Okay, ngayon ang ano naman ang pangalawang method sa paghanap niyan? Ang pangalawang method ay tingnan natin kung saan naka-point yung alignment ng mga guhit. So tingnan natin guys kung itong mata tsaka itong isang mata dito, ganyan. Kasi ito ay parang kilay itong sa ibabaw. So kung yung isang mata ay nakakindat, kaya maliit yan. Kung i-align natin ang mata niya, ay nakatingin siya dito. At kung tingnan naman natin guys, kung papunta naman doon, para kasing paitaas na siya. Hindi na siya tatama sa lupa kung i-align natin yan. So itong dalawa ay tatama pa yan sa lupa. Kaya sa palagay ko ay sa pangalawang approach natin ay papunta tayo rito. At ano naman ang layo? Of course, yung dalawang guhit na yan, it can be 5x5, so 10 meters. 5x5 times 2. So dahil ay 5x5 times 2. So 10 meters papunta ng east. Kung ito dito ay east, west, north, south yata itong dito guys. Papuntang south. Okay, kasi north. Ah, dito pa lang. North pala ito. Okay, ito yung north niya. Papuntang north. Okay, at kung sabihin natin na ang bawat guhit na yan ay 10 meters. So 10 times 2 equals 20. So meron tayong dalawang distansya na tinitingnan kung papunta tayo ng north. Gamit yung alignment ng dalawang mata ay papunta tayo dito. At kung kunin natin ang dalawang equivalent ng dalawang mata, that is 5 times 2, so 10. And then kung ang isang guhit niya ay 10, so 10 or 20. Kung wala sa 10, example dito ang 10, kung walang makita sa 10 ay punta tayo sa 20. Ganyan. Kasi dalawa na kasi yung distance na nakalagay dito. Okay, at kahit pagbasihan natin itong dalawang guhit dito guys na maliit, ay papunta siya dito na area. At ganun pa rin. Kung ipagpalagay natin na 5 ang bawat guhit niyan, ay 10 pa rin. And then ipagpalagay natin na 1 meter na lang ang guhit, equivalent na yan, so 2 meters. Pwede tayong back pedal. Kung wala sa 20, wala sa 10, ay back pedal tayo sa 2 meters. Ganon din sa ginawa natin dito sa kabila guys, na distansya.
Kaya lang itong isa ay mahaba at malayo yung 20. 20, 10, and then 2 meters. Pwede rin doon tayo sa 5. Kukuha tayo sa 5 kung meron tayong time. Kasi yung paghanap talaga ng treasure, guys, eh, hindi dapat madalian. Hindi yan magukuha sa isang araw lang, dalawang araw lang. Dapat ay pinaplano siya na ngayong week na ito ay yung tatlong hole muna sa isang week na ito. Ngayon sa second week ay yung dalawang mata naman naka-align. At sa pangatlong week, alright guys, at ano naman ang pangatlong approach natin sa paghanap ng treasure? Kung wala doon sa papuntang harapan niya, which is ang distance natin ay 10, 5, and 2. Kung wala dyan guys, anong gawin natin? Yung kanina naman, ina-align natin ang dalawang mata at papunta siya dito. Itong dalawang guhit rin na maliit ay papunta rin dito guys. So merong dalawang indicator na ang distance or direction ng pangalawang method natin sa paghanap ay papuntang right or papuntang norte. Kasi nakaharap daw sa east. Nakaharap sa east ang smiley face na yan. So lumabas kanina na meron tayong 10, merong 20 meters distance at meron tayong 2 meters. So 2, 10 and 20. Papunta sa kanan. Okay. Ngayon ang ating last resort sa paghanap niyan ay tingnan natin ang itsura ng bato. Okay ba guys? Ano sa palagay niyo ang bato na yan? Parang malambot siya. Kung tingnan natin, i-analyze, eh parang malambot kasi hindi siya kulay itim, hindi siya yung granite. Parang ano lang siya, yung sandstone or limestone. At alam nyo na kung limestone, sandstone or coral stone, eh madaling butasin yan, madaling gawing hollow rock na pwedeng paglagyan sa loob ng maliliit na amount of treasures. So ang ating pangatlong method, of course, ay kukuha na naman tayo ng martilyo or yung tinatawag natin na maso. Ayan, hammer. At ating pukpukin ang gilid ng mga bato, especially sa likod. Kasi minsan or palagi, ang sign ay nasa harap pero yung treasure ay nasa likod pag hollow rock. Kasi very misleading ang mga Japanese. So martilyo or maso, ay pukpukin na naman natin ang bato. Ito yung tinuturo sa akin ng mga treasure hunter doon sa yung pumupunta sa mga isla. Wala kasi silang dalang mga detector. Kaya ang pinakamadali daw ay yung pukpukin ang bato ng maso or martilyo para kailangan lang ay kabisado nyo ang tunog ng hollow rock. Makompare nyo sa pinakasolid rock or yung hollow na mayroong butas sa loob. Pag ma-master niyo ang tunog na yan guys, ay madali kayo makahanap ng treasure. Hindi na kayo maghukay pa. Yung mga nakilala ko ng mga treasure hunters na isang biyahe lang nila sa isla ay makakuha sila ng mga giveaway sa mga bato na hollow rock. Dahil sa method na yan na pukpukin lang, pakinggan ang tunog ng bato at huwag niyo agad basagin guys ang bato. Kung solid ang tunog niya, huwag niyo nang basagin. Walang laman. Kasi pag hollow rock yan, iba talaga ang tunog. Okay? So, martilyo or maso, check natin sa side dito. Pukpukin yan. Pag tutunog yan na palang parang hollow, ay okay na. Pwede nang biyakin ang bato. Sa likod, pinaka-importante ang likod. At saka ibabaw. Dito sa ibabaw. Yan din i-check. Pukpukin yung bato. Pag tutunog siya na parang hollow, ay 99.9% ay mayroong palaman ang bato na yan. Kasi naka-smile siya. Ang meaning kasi ng smiling face, ating klaruhin. Yung kung face lang guys, kung ganyan lang na mukha ito. Kung mata lang, tapos wala lang siya, ganyan. Walang reaction. Meaning to say, malayo pa.
Nakatingin lang siya doon sa unahan, meaning to say malayo pa ang direksyon. At hindi ka pa dapat magsaya kasi malayo pa ang kanyang tingin. Pero once na yan ay naka-smile na nagaganyan, meaning to say, diyan na, smile ka na kasi nandiyan na, sa harapan mo mismo, in your face, ang meaning ng smiley face. So nakatingin ka na sa kanya, yan na ang treasure, yung tinitingnan mo na nakangiti. Meaning to say, baka dito lang, pagbuksan natin yan or dito natin tibagin, baka diyan lang mismo ang isang bareta ng gold or sa likod or dito sa ibabaw. Kaya lang ang sikreto ay kabisaduhin nyo ang tunog ng hollow rock tsaka solid rock. Magdala kayo palagi ng maliit na maso. And then pag makakita kayo ng bato na solid, pukpukin nyo. At kung meron kayong makita na medyo hollow rock, pukpukin nyo rin. At pakinggan yung duration, yung tagal ng tunog. Maiksi lang kasi pag napakasulid ang bato ay maiksi ang tunog niya. At kung hollow siya, ay meron siyang medyo mataas na duration ng tunog. Meaning yung pag-travel ng tunog sa ating tainga ay medyo matagal kunti. Example guys, pukpukin nyo yung lata. Yung lata ng kondensada. Pag puno pa yan ng gatas, ay kunti lang ang tunog niyan. Mahina. Pero kung yan ay bakante na nalata, wala ng laman, kung pukpukin nyo ay tutunog yan, di ba? May kasabihan nga, the empty can rattle the most. Maingay daw yung lata na walang laman kaysa merong laman. Kaya ganyan lang ang sikreto. Kahit wala tayong metal detector, basta marunong tayo sa ganyang bagay, pag-obserba, pakikinig sa boses, sa tunog, pagbasa ng mga signs, ay mahanap din natin ang ating hinahanap na ganyan. Okay guys, Rigawsan, hindi na ako magtatagal. Ako'y magpaalam na. See you muli sa ating next video. At kung kayo'y magpadala ng mga pictures, doon lamang sa aking another email, yung The Last Yamashita 2020, doon lang kayo mag-send. Yun ay Gmail, thelastyamashita2020@gmail.com, para ating ma-decode. Maraming salamat sa panonood. Ciao for now. You and love with a fake it too. Now you tear me for a fool. I'ma show you a thing or two. Never see you coming. I'll tear you down. When you need me the most, I will turn you. When you need me the most, I will turn you down. Never see me coming. I'll tear you down.